Bianca, please. Hihintayin kita sa hotel. Mag-usap tayo. Ayusin natin ang relasyon natin. Alam ko marami akong pagkukulang, pero kaya kong magbago. Tinungga ni Harris ang bote ng alak na hawak nito habang kausap ang ex-girlfriend niya sa telepono. Bianca, sumagot ka naman. Ano? Harris? Kasi... At least give me a closure kung bakit ka talaga nakipag-break sa akin. Biglang binabaan ng telepono si Harris, dahilan para mas lalo itong ma-frustrate. Bianca, please. Puntahan mo na ako dito. Gagawin kong lahat para hindi mo na ako iwanan. Kahit ang tanging paraan na lang, ay buntisin kita. Ani Harris sa kanyang isipan. Samantala, sa loob ng isang sikat at malaking bar sa Maynila, ay naglalasing si Bea. Itutungga na sana niya ang baso ng alak nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang kinasusuklaman niyang boss ang tumatawag sa kanya, kaya wala siyang karapatan na hindi pansinin yun. Hello po, Ma'am Bianca. Hello, Bea. Maitetext ako sa iyong hotel at saka room number. Pumunta ka doon ngayon. I have important business matters, kaya kailangan ko ng proxy. Po? Ma'am? Don't worry. I'll pay you for your overtime. Napakuyom ng palad si Bea nang patayin ang boss niya ang call. Siya ang dahilan kung bakit gusto nito nga magpakalasing. Pagod na si Bea na maging tuta ni Bianca. Ngunit wala rin naman siyang magawa dahil kailangan niya ng pera. Napamura sa hangin si Bea at bago umalis ay tinungga ang baso ng alak na iniinom niya. Inubos niya yon dahilan para makaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Inayos niya ang suot niyang blouse at miniskirt bago lumabas ng bar. Labagman sa kalooban ni Bea ay pumunta siya sa sinabing hotel ng kanyang boss. Pakiramdam niya ay babagsak na ang katawan niya sa pagkalasing. Umiikot ang paligid niya. At nang marating ni Bea ang hotel room na utos ng kanyang boss, ay mabilis niyang pinindot ang doorbell doon. Nagulat si Bea nang maramdaman niya ang kanyang katawan na mahulog sa isang matigas na bagay. Hey, finally you're here. Baritono ang boses na bumulong sa tenga ni Bea. Nakaramdam ng kiliti si Bea. Parehong lasing ang dalawa at wala na sa kanilang pag-iisip. Ginawa nila ang bagay na yun dahil na rin sa init na dala ng alak na dumadaloy sa kanilang katawan. Nagising si Bea dahil sa mabigat na bagay sa kanyang tiyan. Pagmulat ng mga mata niya, ay laking gulat nito na makita ang hubad na katawan ng isang lalaki. Nang mapagtanto niya na mukha yun ng ex-boyfriend ng kanyang boss, ay agad siyang napatayo. Dahilan para magising ang natutulog na si Harris. Bianca! Sir! Malaking pagkakamali po to. Patawarin niyo po ako. Nagmamadaling sinuot ni Bea ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. What? Bianca? You're not Bianca? Napamura si Harris nang makitang ibang babae pala ang nakasiping niya. Ito ay ang personal assistant ni Bianca. Tila ba nawala ang hangover niya nang mapagtanto ang ginawa niyang pagkakamali. Ngunit sa kabilang banda, naisip ni Harris na kakaiba ang sarap na naibigay nito sa kanya, na kahit kailan ay hindi niya naramdaman kay Bianca. Sir, inutusan lang po ko ni Ma'am Bianca na pumunta dito. Lasing po ako at hindi ko po naisip yung ginawa natin. Shh! Let's make a deal. Kakalimutan natin ang nangyari na to. Huwag na huwag ka rin magsasalita kay Bianca na may nangyari sa ating dalawa. Nilahad ni Harris ang kanyang kamay. Hindi pwede to. Paano kung malaman ni Ma'am ang nangyari? Nakakainis. Napakatagal kong naghintay ng true love tapos ang makakauna lang sa akin ay ex pa ng boss ko. Diyos ko, Bea, hindi talaga magandang gawain ang pag-inom ng alak. Ani Bea sa kanyang isipan. Mabilis niyang tinanggap ang kamay ni Harris. Babayaran kita. Basta hindi ka magsasalita tungkol sa nangyari sa atin. Agad namang binawi ni Bea ang kanyang kamay kay Harris at sinamaan ito ng tingin. Hindi ako bayarang babae, sir. Pareho lang kayo ni Ma'am Bianca? Porket mayayaman kayo, dinadaan niyo lahat sa pera. Napatulala naman si Harris sa inasta ni Bea. Habang si Bea naman ay nagmamadaling lumabas ng hotel, ramdam pa rin niya ang haplos at presensya ni Harris sa kanyang katawan. Kaya naman pag-uwi ni Bea sa kanyang apartment ay agad siyang naligo. Kahit ba alam niyang isang mayaman, sikat,
Matipuno at gwapong lalaki ang nakatalik niya, hindi pa rin mawala sa isipan ni Bea na kasalanan yun dahil lalo na't wala naman silang relasyon. Nang matapos maligo si Bea ay nagtimpla siya ng kape tsaka naupo sa maliit niyang sofa. Nag-iisa na lang si Bea sapagkat ang pamilya niya ay nasa probinsya. Kaya rin niya tinitiis ang boss niyang si Bianca ay dahil kailangan niya ng pera para sa mga kapatid niyang nag-aaral sa probinsya. Panganay siya. Hindi nakapagtapos ng kolehiyo kaya naman kung magre-resign siya ay alam niyang mahihirapan siyang humanap ng trabaho. Bea! Buksan mo yung pinto! Muntik nang matapon ang hawak na kape ni Bea dahil sa kalampag ng kapitbahay niyang si Ashley. Naging kaibigan niya na rin ito dahil magkaedad lamang sila at parehong tinitiis ang kamay nilaan kahit laki silang probinsya. Bea! Teka lang, ano bang problema? Bea! Nasa news ka ngayon! Nanlaki naman ang mata ni Bea nang ipakita ni Ashley ang hawak niyang iPad. Mr. Harry Slim caught cheating with the secretary of her girlfriend. Tila ba sasabog ang puso ni Bea sa kaba at takot. Binasa niya ang mga comments at post na yun at puro pangungot siya ang natanggap niya sa mga tao. Ilang sandali lang ay biglang not available na ang post. B, may video kayo. Ikaw nga yun. Totoo bang nangyari to? Kailan? Sunod-sunod at hindi makapaniwalang tanong ni Ashley. Napayuko si Bea sa kahihiyan. Napasandal siya sa kanyang pinto. Kasunod nun ang pag-ring ng kanyang cellphone at ang taong inaasahan niyang tumatawag ay ang boss niya. Sagutin mo, ano number B? Tumango si Bea at idinikit ang cellphone sa kanyang tenga. Sa pag-aakalang si Bianca yon ay inihanda na niya ang kanyang sarili. Ngunit pamilyar na baritonong boses ang kanyang narinig. Bea, we need to talk. Sir Harris? Come to my office. Now. Pero sir, natatakot po akong lumabas. I'm working on it. Ipinapadelete ko na mga post tungkol sa atin. Send me your address. Ipapasundo na lang kita sa driver ko. Sige. Agad na binabaan ang tawag si Bea. Diyos ko, Bi. Ang laking gulo ng pinasok mo. Paano na yan? Tuluyang tumulo ang nangingilid na luha ni Bea. Hindi niya rin alam kung ano ang gagawin. Tiyak na mapaparusahan siya ni Bianca. 2 taon nang magkarelasyon si Bianca at Harris. Samantalang 3 taon na namang naninilbihan si Bea kay Bianca. Kaya naman saksi siya sa relasyon ng kanyang boss. Alam niya rin ang pinagdadaanan ng kanyang boss sa relasyon nilang dalawa. Wala pang 1 oras ay dumating na ang driver ni Harris. Nagsuot naman ng presentabling damit si Bea. Puno ng pag-aalala ang isipan niya sa mga posibleng mangyari dahil sa isang malaking pagkakamali niya. Hindi pa man tuluyang nakabababa ng sasakyan si Bea ay tumambad sa kanya ang madaming reporter sa harap ng malaking gusali na pagmamay-ari ni Harris. Manong, paano po ako bababa? Ang daming nakaabang. Sandali po ma'am, tumatawag si Sir Harris. Tahimik naman si Bea at pinakinggan ang usapan nila ni Harris. Dumaan kayo sa fire exit. Nandun na mga tauhan ko para abangan kayo ni Bea. Just make sure na walang makakakita sa inyo papasok dito. Sige po, Sir Harris. Mabilis na nagmaneobra ang driver ni Harris. Nang marating nila ang fire exit, ay sinalubong si Bea ng mga naglalakihang katawan ng mga bodyguards ni Harris. This way po, ma'am. Grabe, ngayon lang ako nakapasok sa napakalaking gusali na to. Tapos pagmamay-ari pa ng lalaking naka one night stand ko? Ani Bea sa kanyang isipan. You're here! Napatigil sa paglalakad si Bea nang makita si Harris na nakasandal sa isang malaking pinto. Please come inside my office. Tapos, Ricky, ipaghanda mo kami ng juice. Nagulat ang dalaga nang hilahin ni Harris ang kamay ni Bea. Teka! Padabog na isinarado ni Harris ang pintuan, dahilan para makaramdam ng takot si Bea. Dahil alam niyang galit si Harris. What happened? Did you set me up? Paano may mga video na humalat? Sinong nag-video? Sir, wala po akong alam. Lasing ako nang dumating sa unit mo. Tingin mo ba kaya ko pang maglagay ng camera doon sa kwarto? Isa pa, pagdating ko doon, hindi ba tinila mo ko kaagad? At wala na akong maalala pagkatapos nun. Depensa ni Bea. But how? Mas lalong hindi ako magsiset up ng camera dun. It's definitely not a CCTV camera dahil kuhang-kuha yun sa cellphone.
I already filed a case sa hotel na yun because their security is useless. Napahawak sa sentido si Harry sabay upo sa malaking sofa nito. Sir, paano na po ako nito? Paniguradong matatanggalan ako ng trabaho dahil dito. Ire-refer kita sa kaibigan ko. Tatanungin ko kung matatanggap ka niya sa company nila. At kung may vacant position for you. Sa ngayon, kailangan mong magtago. Hindi ka na ba galit sa akin, sir? I know it's not your fault, Bea. Alam kong hindi mo rin ginusto to. You've been serving Bea for so long. Kaya aksidente lang talaga ang nangyari. I'm sorry, Sir Harris. Pagkakamali ko po ito. Lasing akong pumasok sa unit niyo nang hindi man lang nagpapakilala. Hindi ko rin po alam na may tama na pala ang alak na ininom ko kasi paglabas ko po ng bar maayos pa ako at... Harris! Halos manginig ang buong katawan ni Bianca nang marinig ang pamilyar na boses na yun. Bianca? Hindi nga siya nagkamali. Bumungad sa kanilang harapan ang galit na mukha ni Bianca. You bitch! Pinagkatiwalaan kita! Sigaw ni Bianca at akmang hihilahin ang buhok ni Bea. Ngunit mabilis na pumagitna si Harry sa dalawa. Bianca, calm down! Walang kasalanan si Bea dito. Anong wala? Inutusan ko siya para makipag-usap sa'yo. Hindi para sulutin ka. I know, but we're both drunk that night. Drunk? So meaning, nag-inom kayong dalawa? Hindi po, Ma'am Bianca. Uminom ako sa bar mag-isa, pero inutusan niyo pa ako kahit 10 oras na ng gabi. Sinunod ko lang po yung utos niyo. You're fired! Alam ko, Ma'am Bianca, matagal ko na rin gustong mag-resign. Tuwing galit ka, sa akin mo binubunto ng galit mo. Diba? Nagawa mo pa akong buhusan ng kape? Dahil lang natuluan mo ng kape yung papeles mo? Hindi na nakapagtimpi pa si Bea. Pagod na siyang maging sunod-sunuran kay Bianca. Bianca? Ginawa mo yun sa assistant mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Harris. Wala kang pakialam. It's her fault. Sobrang init ng kape na ginawa niya that time. Huwag niyo ngang ibahin yung usapan dahil pareho kayong cheaters. I never cheated on you, Bianca. Isang linggo na tayong break, diba? I'm just asking for closure. Pero di mo binigay. Kahit isang reply wala akong natanggap mula sa'yo. Napaatras si Bianca sa sinabi ni Harris. Tandaan niyo ang araw na to. Both of you betrayed me! Sigaw ni Bianca at nagmamadaling lumabas sa opisina ni Harris. Tuluyan nang kumawala ang luha na kanina pa pinipigilan ni Bea. Kasalanan ka to, ha? Kasalanan ka to lahat! Bea, don't blame yourself. Kung sino man ang nagpakalat ng video, siya ang may kasalanan. Paniguradong gusto akong pabagsakin ng taong yun. Sir Harris, kailangan ko po ng trabaho para sa pamilya ko. Hinawakan ni Bea ang braso ni Harris. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kung makakapasok ka sa kaibigan ko. But please, pahupain muna natin ang isyu. Huwag ka muna magpakita sa mga tao. Opo, sir. Maraming salamat po. Hindi napigilan ni Bea ang mapayakap kay Harris dahil sa tuwa. Panalangin niya lamang ay hindi sana maging kaugali ni Bianca ang susunod na maging boss niya. You're welcome. Tinapik ni Harris ang likod ni Bea. Sa sandaling yon ay tila ba nag-flashback sa isipan ni Harris ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Napatigil lamang si Harris nang biglang bumukas ang pinto. Oh my God! Harris! So, it's true that you're with another woman? Bungad ng ina ni Harris. Mabilis namang bumitaw sa pagkakayakap si Bea at pinunasan ang luha niya. Mom, no. I can explain everything. Explain what, anak? I already know na hindi talaga para sa'yo si Bianca. I am happy that you found another girl. Pero I think it's not in a good way of showing her off. Natatawang sabi ng ina ni Harris na ikinagulat ni Bea. Mom, we're not in a relationship. Walang namamagitan sa amin. Hindi rin ako nag-cheat kay Bianca. Wala na kami ni Bianca. It's been a week. Pero hindi ko pinagkakalat na break na kami dahil sinusubukan kong ayusin ang relasyon namin. Pero, napatingin si Harris kay Bea. Tila ba humihingi siya ng permiso na ikwento ang nangyari sa kanyang ina. Tumango naman si Bea at siya na ang nagtuloy sa lahat.
Gabi po noon, umiinom po ako sa bar. Tapos inutusan po ako ni Ma'am Bianca na pumunta kay Sir Harris. Promise, madam, matino pa akong maglakad nang umalis ako ng bar. Pero pagdating ko po sa hotel room ni Sir, may tama na po ako eh. Sorry po, napakalaking kahihiyan po ang nagawa ko. Naluluhang paliwanag ni Bea. O siya, hindi bali na. Lilipas rin naman yung issue na yan. Hindi naman artista yung anak ko. Sorry po sa lahat. Magpapakalayo-layo po muna ako. Gaya po ng napag-usapan namin ni Sir Harris. That's good, Iha. Matatanda na kayo. Harris is already 28 and not a baby anymore. And you are? 25 po, madam. You look young at your age. Para kang teenager. Mom, let's talk somewhere else. Ani Harris sa kanyang ina. Mauna na rin po ako, Sir Harris. Madam, salamat po. Umiti ng tipid si Bea at agad na tumalikod. Kagaya ng kanilang napag-usapan ni Harris, umalis si Bea para umuwi sa kanilang bahay sa probinsya. Bata pa ang mga kapatid nito at walang alam sa paggamit ng social media. Kaya naman walang kaalam-alam ang kanyang pamilya sa nangyari sa kanya sa Manila. Anak, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka pala? Surprise nga po, ma, diba? Tsaka namiss ko po kayo eh. Kaya biglaan lang din po itong bakasyon ko. Mabuti naman at pinayagan ka ng boss mo na magbakasyon dito. Gaano ka naman baka tagal dito? Baka po mga 2 o 3 linggo. Mabait po kasi yung boss ko. Nakakatuwa naman. Miss na miss ka na nga ng 3 kapatid mo. Salamat nga pala anak ha. Kompleto na ang bayad ng titulo ng lupa natin. Alam mo naman na yun yung pangarap ng tatay mo bago siya nawala. Gagawin ko po ang lahat ma. Para sa pamilya natin. Hindi ko po bibiguin si Papa. Aalagaan ko po kayong lahat. Ang sweet naman ni ate. Hay sus, nandyan ka pala. Payakap naman si ate oh. Namiss ko kayo. Namalagi sa probinsya ng matagal si Bea kasama ang kanyang pamilya. Naging masaya siya sa mga sandaling yun. Hanggang sa nakatanggap siya ng isang tawag mula sa unknown number. Hindi naman ito ng 2 isip na sagutin ang tawag na yun. Hello? Sino po sila? Bea, it's me, Harris. The issue is down already. It's been 3 weeks and I think pwede ka nang bumalik dito. My friend Ralph, kukuhanin ka niya bilang staff ng company nila. Talaga, Harris? Maraming salamat. Hindi mo na rin kailangang magpasa ng requirements. Pwede ka na kaagad magsimula sa trabaho. Are you around here in Manila? Gusto mo bang sunduin kita? Naku, nasa probinsya ako ngayon. Hayaan mo, bukas na bukas. Luluwas rin ako ng Maynila. Pakitext na lang sa akin yung address ng company ni Sir Ralph. Sa office ko muna. Doon ka muna pumunta tapos ihatid kita kay Ralph. Ganun po ba, sir? Sige po, salamat. Nakangiting binaba ni Bea ang kanyang cellphone at hindi niya namalayan na naroon pala sa likod ang kanyang ina. Aalis ka na ulit, anak? Ma, nandyan ka po pala. Luluwas na po ako bukas. Mamimiss ka namin ulit. Hayaan mo. Kapag nakahanap ako ng bagong trabaho, matutulungan na kita. No pressure, ma. Kayang-kaya ko to. I love you, mama. I love you, anak. Akmang yayakapi ni Bea ang kanyang ina nang biglang sumama ang timpla ng sikmura niya. Dahilan para mapatakbo si Bea sa kanilang lababo. Oh! Ano bang nakain mo't nagsusuka ka dyan? Hala, kinain ni ate yung hopya sa ref. Expired na yun, ate. Sigaw naman ang kapatid ni Bea. Napakamot ng ulo si Bea. Hindi naman niya nalasahan na expired pala ang nakain niyang almusal. Kayo talaga? Kapag expired na, aalisin niyo na sa ref. Mga batang to. Sermon ng kanilang ina. Sandaling napahawak si Bea sa kanyang tiyan. At muling naalala ang nangyari sa kanilang 2 ni Harris. Dahil lang naman sa hopya to, diba? Wala naman sigurong lamang bata yung tiyan ko. Hindi ko maalala kung gumamit pa kami ng protection ni Harris. Ayoko namang itanong. Nakakahiya. Ani Bea sa kanyang isipan. Samantala, sa loob ng isang malaking silid, naroon si Harris at ang kaibigan niyang si Ralph. I can't believe your ex is getting married. Hindi makapaniwalang sabi ni Ralph. I know.
Isang buwan pa lang kaming hiwalay. How come may papakasalan siya kaagad? Tinungga ni Harris ang wine glass. 2 taong kayo ni Bianca, tapos na ipagpalit kanya kaagad. Grabe, ibang klase na talaga ang mga babae ngayon. Napailing si Ralph. Does it look suspicious? Tanong ni Harris. Medyo bro, baka naman nag-cheat na pala sa'yo si Bianca, pero hindi mo alam dahil palagi kang busy sa trabaho. Di ba't yan ang problema niyong dalawa nun? Wala kang time sa kanya dahil naging big time billionaire ka bigla? Bro, ayokong isipan ng masama si Bianca. I loved her for you. Pero ngayon, nakamove on na ako. Talaga lang ha? Yup, nagbakasyon lang ako sa Switzerland mga 1 linggo. After that, I'm already healed. Ibang klase ka talaga. Natatawang sabi ni Ralph. By the way, alagaan mo si Bea. O bakit? Anong meron kay Bea? I don't know if nabuntis ko ba siya. Ano? Bro, what the hell are you thinking? Unprotected sex? Kalma bro, akala ko kasi si Bianca siya that night. Ang plano ko pa naman ay angkinin na si Bianca. Buntisin para wala nang kawala. Hindi ko naman alam na si Bea pala yun. Laking problema niyan bro. Paano kung nabuntis mo nga? Hindi pa naman sigurado. Napailing si Ralph. Sa tingin niya ay nababaliw na ang kanyang kaibigan sa sobrang daming problema nito. Kinabukasan, matsagang naghintay si Harris kay Bea sa kanyang opisina. Sa pagdating ni Bea ay tinigdan ni Harris ito mula ulo hanggang paa. Tila ba tinitigdan ito kung may pagbabago sa katawan ng dalaga? May problema po ba, Sir Harris? Ha? Wala naman. Tara na. Sige po, salamat nga pala. Wala yun. Pareho tayong biktima. Tapos until now, hindi pa rin nahuhuli yung nanggago sa atin. Pinagbuksan ni Harris ng pinto ng kotse si Bea. Napangiti naman si Bea dahil napaka-gentleman ni Harris. Hindi niya alam kung bakit inayawan ni Bianca si Harris. Samantalang nakay Harris naman na ang lahat. Seatbelt. Tinuro ni Harris ang seatbelt ngunit dahil hindi naman sanay si Bea na sumakay sa ganitong sasakyan, ay pilit niyang hinila ang belt ngunit ayaw nitong bumaba. Bakit ayaw? Ako na. Biglang lumapit si Harris para lagyan ng seatbelt si Bea. Dahilan naman para hindi makahinga ang dalaga sa sobrang lapit ng kanilang katawan. Salamat. Utal na sabi ni Bea. By the way, whole day and normal schedule ang pasok mo kay Ralph. 8 a.m. to 5 p.m. Ngayong araw, sasamahan kita na libutin ang buong building ng company ni Ralph para maging familiar ka. Ngumiti lang si Bea at nang makarating sila sa sinasabing building ay halos malula siya sa sobrang tayog nito. Parang di ko kakayaning kabisuduhin tong building na to sa loob lang na 1 araw. Mas malaki pa to kaysa sa building ni Mang Bianca. Ani ni Bea sa kanyang isipan. Let's go. Naunang maglakad si Harris. Binati siya ng mga empleyadong nasa ground floor at isang matangkad na lalaki ang sumalubong kay Harris. Bro, ang aga niyo ata. Time is gold, bro. So, she is Bea. It's nice to meet you, Bea. I'm Ralph Nieves, the CEO of this company. Nilahad ni Ralph ang kanyang kamay. Nahihiya namang tinanggap ito ni Bea. Hello po, sir. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin dito. No problem. Basta request ni Harris. Parang kapatid ko na rin to eh. Sabi ni Ralph at tinapik ang braso ni Harris. Let's go, Bea. Ililibot na kita dito. Pag-aaya ni Harris kay Bea. Agad namang sumunod si Bea sa kanya. Naglibot sa buong building ang dalawa at hindi na malaya ni Bea ang oras. Naging komportable siya nakasama si Harris. Para silang magkaibigan na kahit anong kwento ay kaya na nilang sabihin sa isa't isa. Ang laki ng building ni Sir Ralph, pero ang bait niya. Komento ni Bea habang nakasakay sila ni Harry sa elevator. I consider him as my brother. We're childhood friends dahil magkaibigan rin ang magulang namin. Wala akong kapatid kaya siya nang tinuring kong kapatid. Only child ka pala, sir. Yup, that's why I already want to settle with Bianca. Gusto na ni Mom na magkaroon ako ng pamilya. Pero she don't support me na pakasalan ko si Bianca. Anyway, she's actually getting married,
with another man. Ha? Ikakasal na si Bianca? Yup. Haven't you heard the news? Umiling si Bea at napayuko. Naawa siya kay Harris dahil ganoon lang pala tinapo ni Bianca ang dalawang taon nilang pagsasama. Napatigil siya nang maramdaman niyang kumukulo ang kanyang tiyan. What's that sound? Tanong ni Harris. Gutom ka ba? Tanong ni Harris kasabay nito ang malakas na pagkulo ng kanyang tiyan. Hindi po kasi ako nakapag-almusal kanina. Sana sinabi mo kaagad. Tara, kumain tayo sa cafeteria dito. Masasarap ang pagkain na sinaserve dito. Pagbukas ng elevator ay agad namang naglakad si Harris. Dinala niya si Bianca sa cafeteria at tila ba buffet ang mga pagkaing nakahilera sa harapan ni Bea. Grabe, ang daming pagkain. Parang eat all you can dito. Ganun kagalante si Ralph sa mga employees niya. Pwede na ba kumuha? Go! Get what you want to eat. Natatakam na kumuha ng plato si Bea. Nagulat naman si Harris nang halos mapuno ang plato ni Bea. Hindi pa ito nakontento at kumuha pa ng panibagong plato. Bea, kaya mo ubusin yan? Opo sir, gutom talaga ako ngayon eh. Mahinang natawa si Harris habang pinapanood si Bea na masaganang kumakain. Grabe, pakiramdam ko kriwi satisfied ako araw-araw dito. Everyday nagpapalit din sila ng menu kaya hindi ka magsasawang kumain dito. Heaven talaga! Masayang sabi ni Bea, sabay tungga sa baso ng iced tea niya. Bigla naman itong napadighay ng malakas. Excuse me, sorry busog lang. Nahihiyang sabi niya kay Harris. No worries. Magpababa ka muna ng kinain mo. Then we'll go to the conference room. Sige po sir. Makalipas ang ilang minuto, dinala na ni Harris si Bea sa conference room. Dito ka madalas magtatrabaho. Every meeting sa conference room ay aasikasuhin mo. The printed copies and everything. Sabi ni Harris sa seryosong tono ng boses. Ang lamig naman dito. Walang tao pero bukas ang malalaking aircon. Sabi ni Bea at naupo sa isang swivel chair. Iiwanan na kita dito. Alam mo naman siguro kung saan makikita si Ralph. Just ask him if meron siya ipapagawa sa'yo. I actually have a meeting by 4 PM kaya hindi na kita mahahatid sa pag-uwi mo. Ganun ba? Huwag yun na po akong isipin. Kayang-kaya ko namang umuwi mag-isa. Salamat po sa pagsama niyo sa akin dito, sir. Sobrang grateful ako sa opportunity na to. Ang bait ni Sir Ralph. Hindi kagaya ni Ma'am Bianca. You're welcome. Take care at babalik rin naman ako dito bukas. I have a conference meeting with Ralph. Anong oras yon, sir? Around 10 AM? I'm not sure. Ibibigay rin naman sa'yo ni Ralph ang schedules ng meeting dito. Puntahan mo na lang siya. Okay po, sir. Thank you. Lumakad si Harris patungo sa pinto ng conference room. Nagmamadali namang binuksan ni Bea ang pinto. Ngunit hinawakan rin ni Harris ang handle ng pinto, dahilan para magdikit ang palad nilang dalawa. Napatitig si Bea sa kanilang mga kamay at tila ba'y may kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Ako na po, sir. Let me open the door for you. Sabi ni Harris. Pakiramdam ni Bea ay namula ang kanyang mukha. Kinabukasan, hindi magkanda o gaga si Bea sa mga papel na inilalabas ng printer. Page 3, page 4. Teka, bakit kulang? Bulong ni Bea at nagmamadaling hinanap ang pahina na nawawala. Bea, kumpleto na ba? Ilalagay yan sa folder isa-isa. 30 minutes na lang magsisimula na ang meeting. Darating si Sir Harris kaya ayusin mo yan ha. Sabi ng isang katrabaho ni Bea. Opo ma'am. Mas lalong nakaramdam ng pressure si Bea dahil 3 minuto na lang ang natitira niyang oras. Malamig ang paligid dahil sa aircon. Ngunit ramdam ni Bea ang pawis sa kanyang noo. Palakad-lakad ito. Kaliwat kanan dahil 5 ang printing machine na nasa kanyang harapan. Sa wakas, tapos na. Akmang uupo si Bea nang marinig niya ang sigaw ng manager. Bea! Sa conference room! Now! Patakbong dinala ni Bea ang mga folder. Pagdating sa conference room ay nagtama ang mga mata nila ni Harris na kasalukuyang nakatayo sa harapan ng malaking screen. Ngumiti si Bea kay Harris habang pinamimigay ni Bea ang mga folder sa mga taong nakaupo sa malaking mesa. Nang maubos ang hawak niyang folder, ay bigla namang nakaramdam na matinding pagkahilo si Bea. Napahawak siya sa lamesa.
Ngunit nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. How is she, Doc? Nagising si Bea sa boses ng pamilyar na tao. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay tumambad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Harris. After I checked her, walang problema, Mr. Harris. Maayos ang vitals niya. But marami na akong nahawakang pasyente na kagaya niya. Walang health problems, pero nahihilo, nagsusuka, masama ang pakiramdam. Anong nangyari? Tanong ni Bea. Miss, good thing you're awake. I need you to have a pregnancy test to be sure. Nanlaki ang mga mata ni Bea nang iabot sa kanya ang tatlong pregnancy test. Kabado namang naghihintay ng resulta si Harry sa labas ng silid ni Bea. Halo-halo ang nararamdaman niya at hindi ito mapakali. Samantala, nanginginig ang kamay ni Bea na inabot sa doktor ang tatlong pregnancy test na may dalawang pulang guhit. Doc, buntis ako? Yes, congratulations! Do you want to check your baby and have an ultrasound? Natikom ang bibig ni Bea at napayuko. Paano na ang pamilya ko? Hindi ako kasal pero buntis ako. Paano ko to ipapaliwanag kay Mama? Ani Bea sa kanyang isipan. Bea? Doc, si Sir Harris po nasaan? Kakausapin ko po muna siya. Nasa labas lang siya. Sandali at tatawagin ko. Pagpasok ni Harris sa pinto ay tuluyang napaluha si Bea. Nag-aalalang nilapitan siya ni Harris at niyakap. Buntis ako. Paano na to? We'll figure this out. Huwag kang mag-alala, Bea. Papanindigan kita. I know kasalanan ko kung bakit ka nagdadalang tao ngayon. Pero sana magdiwala ka sa akin. Hinawakan ni Harry sa mga kamay ni Bea. Sir! Napaluha si Bea. Shh! Stop crying. Makakasama sa baby natin yan. Magpa-ultrasound ka na para makita natin si baby. Napatango si Bea. Agad namang na-ultrasound si Bea at binigyan siya ng mga vitamins na kakailanganin niya sa pagbubuntis. Iwasan mo ang stress at pagod. Nasa first trimester ka pa lang at tinatawag din itong critical stage, lalo na sa mga first-time mom na kagaya mo, Miss Bea. Opo, Doc. Maraming salamat po. Tumayo si Bea at nagulat siya nang hawakan ni Harris ang kamay niya para alalayan ito. Harris, kaya kong maglakad. Hindi ako lumpo. Buntis lang. Sabi ni Bea. I know, but kailangan mong magdoble ingat ngayon. Tumango si Bea. Pagdating sa kotse ni Harris ay bigla niyang naalala ang conference meeting. Teka Harris, di ba ma-meeting ka kanina? Oo, iniwan ko yung meeting. Pwede namang i-reschedule yun. Mas importante na madala ka sa ospital. Paano kung may masama pang nangyari sa'yo? At sa baby, kung napabayaan ka lang. Sabi ni Harris. Tumango si Bea at patagong napangiti sa sinabi ni Harris. Nagawang iwanan ni Harris ang trabaho para sa kanya. Kakausapin ko na lang si Sir Ralph at magsusorry, sabi ni Bea. Hindi na, iuwi na lang kita. Mas kailangan mo magpahinga ngayon, Bea. Pero yung trabaho ko, mas kailangan ko ng trabaho ngayon lalo na't buntis ako. Doble ang gastos kapag may baby na. It's all on me. Wala kang ilalabas kahit na magkano. Lahat ng kailangan mo, ako ang magpo-provide. Nakakahiya naman kapag ganun. Ano na mag-iaambag ko? You're already carrying, my child. Malaking sakripisyo ang ibibigay mo para mabuhay ang anak ko. Kaya I'll treat you well. Salamat, Harris. Siguro magpapahinga muna ako sa apartment. Hindi kita dadalhin sa apartment mo. Ipapakuha ko na lang sa sekretary ko ang mga gamit mo. Ha? Bakit? Simula ngayon, sa akin ka natitira. Ano? Kailangan kong masigurado na safe ang pagbubuntis mo. Sa bahay ko, wala kang masyadong gagawin. Nandun si Manang Esther para alagaan ka kapag wala ako. Napaawang ang labi ni Bea. Hindi niya alam ang sasabihin, ngunit nakaramdam siya ng saya. Ngayon lang siya nakaranas na alagaan ng ganito. Gusto niyang ibalik lahat ng yun kay Harris. Pagdating sa bahay ni Harris ay halos malula si Bea sa laki ng bahay nito. Moderno ang style ng bahay niya. Tumambad kaagad ang malalaking chandelier at malalaking sofa. Ngayon lang din nakakita si Bea ng napakalaking TV. Sir Harris, nagtanghalian na po ba kayo?
Ay nako, may bisita po pala kayo, sir. Sabi ng babaeng nasa edad 50 na. Manang, this is Bea. Please take care of her because she's carrying my child. Hinawakan ni Harris ang baywang ni Bea. Talaga ho, sir? Congratulations po! Napakatagal nang naghihintay ng apo ng mami niyo! Napangiti si Harris. Masaya naman si Bea nang malaman na blessing pala ang batang dinadala niya sa mga mata nila Harris. Akala niya ay malaking problema ito, lalo na't isang sikat na CEO si Harris. May malaking pangalan. Harris! Manang Esther! Boses yon ng babae. Nagulat si Bea na makita ang ina ni Harris. Harris! Ba't hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Bakas ang galit sa boses ng ina ni Harris. Mom, there was an emergency. Nakalimutan mo ba? May launch meeting tayo with Mr. Chu. I'm sorry, Mom. Something came up with Bea. So dinala ko siya sa ospital. And why is she here? Nagkatinginan si Bea at ang ina ni Harris. Dahilan para makaramdam ng takot si Bea sa magiging reaksyon ng ina ni Harris. Pakiramdam niya ay magagalit ito dahil nakabuntis ang nag-iisa niyang anak sa babaeng kagaya pa ni Bea. Dito na siya titira, Ma'am. And why? Bigla ba kayong nagkaroon ng relasyon? She's pregnant, Ma'am. Pregnant? You told me na wala kayong relasyon. How come she's pregnant? Something happened a month ago. And? I don't want to be mean, Iha. Pero paano naman ako makakasiguro na apo ko talaga ang dinadala mo? Nanlamig ang mga kamay ni Bea. Ma'am, wala po akong boyfriend. At saka, una ko po si Harris. Wala po akong naging karelasyong iba. I can't trust words, Iha. Gusto ko na rin talagang magkaapo. Pero, kailan lang kayo nagkakilala ni Harris? Mom, I've known her for so long. Simula na makilala ko si Bianca, kilala ko na rin si Bea. It's just that hindi lang kami close noon because of Bianca. But we sometimes talk to each other. Depensa ni Harris kay Bea. Naniniwala si Harris na sa kanya ang batang dinadala ni Bea. Ngunit alam niyang mahihirapan siyang mapaniwala ang kanyang ina. Ma'am, Harris, promise sa'yo itong dinadala ko. Naluluhang sabi ni Bea. Well, Iha, you can stay here, but I need a DNA test. Gusto kong makasigurado na apo ko ang dinadala mo. Once na napatunayan kong dugong limang batang yan, I want you to marry my son. Po, nanlaki ang mga mata ni Bea. Mom, wag naman nating i-pressure si Bea. Makakasama ang stress sa kanya. I will wait for the DNA test. If that's what you want, Mom. Tumalikod ang ina ni Harris at agad nang umalis. Napayuko naman si Bea. Kahit alam niyang anak ni Harris ang dinadala niya, ay hindi pa rin mawala ang kaba sa puso nito. Pakiramdam ni Bea ay ayaw sa kanya ng ina ni Harris. Kung si Ma'am Bianca nga na maganda, mayaman, businesswoman, ay ayaw ng mama ni Harris, paano pa kaya ako? Wala akong maipagmamalaki. Ani Bea sa kanyang isipan. Bea, hinawakan ni Harris ang magkabilang balikat ni Bea. Naniniwala ako sa'yo. At yung sinabi ni Mom, kailangan nating magpa-DNA test. Papatunayan natin sa kanya na dugo ko ang dumadaloy sa baby na yan. Pinunasan ni Harris sa mga luha sa pisngi ni Bea gamit ang daliri niya. Kumain na muna tayo para makainom ka na ng vitamins mo. Hinawakan ni Harris ang kamay ni Bea at dinala ito sa hapagkainan. Ma'am Bea, humigo po kayo ng sabaw. Masarap ito at paborito yan ni Sir. Sabi ni Manang Esther habang naghahain ng pagkain sa lamesa. Maraming salamat po. Nang matapos silang kumain ay dinala ni Harry si Bea sa isang guest room na katabi lamang ng master's bedroom. Dito ka nalang matulog. Okay lang ba sa'yo? Tanong ni Harris. Oo naman. Ang ganda nga ng kwarto. Mas malaki pa kaysa sa apartment ko. Oo nga pala. Yung mga gamit mo, on the way na daw dito. Paano nga pala yung rental fee ko? Hindi pa kasi ako bayad. Pinabayaran ko na, kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Salamat, Harris. Ang dami ko ng utang sa'yo. Pangako kapag nakuha ko na yung unang sahod ko kay Ralph,
hindi ka na rin magtatrabaho, Bea. Ha? Gusto ko magpahinga ka na lang. Dito ka lang sa bahay para iwas pagod at stress. Pero, Sir Harris... Harris na lang, Bea. Harris, kasi may pamilya akong umaasa sa akin. Nasa probinsya sila. Kailangan ko ng trabaho. Pag-iisipan ko, Bea. Biglang tumunog ang doorbell. Dumating na ang truck na may lamang kagamitan ni Bea. Tinulungan ni Manang Esther at Harris na ayusin ni Bea ang kanyang silid sa paraang gusto niya. Inabot sila ng gabi sa pag-aayos. Napaupo si Bea sa kanyang malambot na kama habang tinitignan ang buong silid nito. Thank you po sa pagtulong sa akin. If you need another things dito sa kwarto mo, just tell me. Sabi ni Harris. Sobra-sobra na nga itong binibigay mo sa akin. Kaya sobrang thank you talaga. Pupunta na ako sa kwarto ko. Katukin mo lang ako kapag may kailangan ka. Nasa kabilang room lang naman ako. Sabi ni Harris. Tumango si Bea. Naiwan siyang mag-isa sa silid. Kinuha naman niya ang kanyang cellphone at nagbukas ng kanyang social media. Nagulat siya na makita ang isang post tungkol kay Bianca. Time is the ultimate truth teller. Tingnan niyo ang mga picture na to. Sila pa ni Harris Lim pero nakikipagkita na si Bianca sa papakasalan niya. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Kumakalat sa social media na ang tunay na cheater ay si Bianca at hindi si Harris. Dapat makita to ni Harris. Bulong niya at tumayo para pumunta sa kwarto ni Harris. Sa kanyang pagmamadali ay nakalimutan ang kumatok ni Bea. Pagbukas ng pinto ay bumungad sa kanya ang machong katawan ni Harris. Napatakip siya ng mga mata dahil tanging tuwalya lang ang suot ni Harris. Basa ang katawan nitong kakagaling lang sa banyo. Is there something wrong? Tanong ni Harris at lumapit kay Bea. Teka, huwag kang lalapit! Naiilang na sabi ni Bea. Bakit? Hindi mo na kailangan magtakit ng mata. Diba nakita mo na to? Pilyong sabi ni Harris at hinawakan ang kamay ni Bea. Natawa ang lalaki na makita ang namumulang mukha ni Bea. Bastos! Mahinang hinampas ni Bea ang dibdib ni Harris. Ako pa ang bastos. Diba't ikaw yung pumasok ng kwarto ko? Mapang-asar na sabi ni Harris. Ipapakita ko lang naman sa'yo to. Iniharap ni Bea ang kanyang cellphone sa mukha ni Harris. Nakita ko na yan. Ha? Talaga? Gulat na sabi ni Bea. Tila ba wala lang kay Harris ang kumakalat na post na yun. Wala na akong pakialam kay Bianca. I have my own life to live. Isa pa magkakaanak na ako. Para saan pa kung hahalugugin ko pa ang past naming dalawa? Sa bagay, tama ka. Past is past. Yup. At baka may ma-look forward akong future nating dalawa. Ha? Never mind. Magbibis lang ako tapos kumain na tayo ng hapunan. Tumango si Bea at lumabas ng silid ni Harris. Tila ba may kumikiliti sa kanyang tiyan. Kakaiba ang kinikilos ni Harris. Ngunit aaminin niyang nagugustuhan niya yon. Nauna na sa hapagkainan si Bea. At pagdating ni Harris ay agad niyang pinagsandok ng kanin ang lalaki. At nilagyan ng pork steak ang plato nito. Thank you. Parang ako dapat yung gumagawa niyan. Biro ni Harris. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Hayaan mo na lang akong alagaan ka rin. Humiti si Bea at nagsimula ng kumain. Masayang kumain ang hapunan ng dalawa. Pagkatapos ay nagpahinga na sila sa kani-kanilang kwarto. Samantala, sa kalagitnaan ng gabi ay pabaling-baling nahiga si Bea. Hindi siya makatulog at iniisip ang kanyang pamilya sa probinsya. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang totoo niyang kalagayan ngayon. Napaupo si Bea kasabay ng pagkalam ng kanyang siyan. Nagpasya si Bea na magtungo sa kusina. Binuksan niya ang ref at naghanap ng pwedeng makain doon. Nakita niya ang fresh milk kaya naman ininom niya yun. Dapat pala magpabili tayo sa daddy mo ng gatas pang pregnancy. Bulong ni Bea habang hinihimas ang kanyang siyan. Tulog na kaya ang daddy mo anak? Pumanik sa kwarto si Bea at bago makapasok ng kanyang silid ay napatingin siya sa kwarto ni Harris. Lumapit siya doon at akmang kakatok, ngunit bumukas ang pinto at nagulat naman si Harris na makita si Bea na nakatayo sa harapan niya. Bea? Bakit gising ka pa? Hindi kasi ako makatulog. Gusto mong pumasok? I am actually reading books. Hindi rin kasi ako makatulog. Sige, bakit ka nga pala lalabas? Kukuha akong fresh milk. Hala,
Inubos ko kasi yung fresh milk sa ref. Ganun ba? Oo. Tsaka baka pwedeng makisuyo sa'yo. Kailangan ko ng milk for pregnancy. Sure, bilhin natin lahat ng kailangan mo bukas. Thank you. Ano nga palang binabasa mo? Tanong ni Bea at tuluyan ang pumasok sa kwarto ni Harris. Random books about entrepreneurship? Sagot ni Harris. Nakita ni Bea ang libro sa kama ni Harris kaya naupo siya doon. Tinabihan naman siya ni Harris. Amoy na amoy ni Bea ang mabangong amoy ni Harris. Hindi niya mapigilang mas lumapit pa sa lalaki. By the way, about sa work mo, you can be my secretary for a while since mawawalan ako ng secretary for a week. Namatayan daw siya at kailangan niyang mag-leave. Talaga? So makakapag-work ako sa'yo? Tanong ni Bea habang abot langit ang ngiti. Yup, you can start next week. Yes! Thank you, Harris! Napayakap si Bea kay Harris. Nagulat naman si Harris sa ginawa ni Bea. Ngunit dahil nagustuhan rin niya ang mainit na yakap ni Bea, ay mas lalo niyang niyapos papalapit sa kanya si Bea. Ilang minuto ang lumipas at hindi pa rin tinatanggal ni Bea ang kanyang mga kamay na nakapulupot sa dibdib ni Harris. Nang silipin ni Harris ang mukha ni Bea ay laking gulat niya na makitang tulog na pala ito. You must be tired. Bulong ni Harris at hinalikan ang noo ni Bea. Hinila niya ang kumot upang matakpan ang katawan niya. Didn't you know that I already fallen in love with you? Hindi mo lang alam pero palagi kitang napapansin. How dedicated, kind, and caring you are kay Bianca before. I somehow hope that Bianca will adapt your attitude. But then I realized, iba ka talaga, Bea. Kinabukasan, nagulat si Bea nang magising siya sa mga bisig ni Harris. Nagmamadali siyang bumangon. Pakiramdam niya ay na-addict na siya sa amoy ni Harris. Marahil ay dahil buntis ito. Agad na bumangon na si Bea at nagtungo sa kusina. Doon niya naabutan si Manang Esther na naghahanda ng umagahan. Napatakip siya ng ilong dahil sa masangsang na amoy ng luya. Ma'am Bea, nandyan na po pala kayo. Naku, maselan po pala ang pagbubuntis niyo at nababahuan kayo sa mga niluluto ko. Mabilis lang naman ho ito. Okay lang po, Manang. Ipagtitimpla ko sana ng kape si Harris. Sige po, ma'am. Ayaw ni Sir Harris ng maasukal na kape, kaya gatas ang nilalagay niya. Hala, naubos ko yung fresh milk. Hot chocolate na lang kaya. Pwede rin ho, ma'am. Masayang naghanda ng mainit na tsokolate si Bea. Ilang sandali pa ay nakita niya na si Harris na papalapit sa kanya. Anong oras ka bumangon? Tanong ni Harris. 15 minutes ago? Gumawa nga ako ng hot chocolate. Ipinakita ni Bea ang tasa kay Harris. Kasabay nun ang paglapag ni Manang Esther ng almusal sa hapag. Let's eat. Thank you for this, Bea. You're welcome. Ako na ang gagawa ng inumin mo palagi, ha? Nakangiting sabi ni Bea. That would be great. Nang matapos silang kumain ay gumayak na si Harris para pumasok sa trabaho. Agad namang nilapitan ni Bea si Harris upang tulungan itong ayusin ang kanyang necktie. Yung sapatos mo, pinunasan ko na, nasa sala, sabi ni Bea. Nakaramdam ng galak ang puso ni Harris. Ngayon lamang niya naramdaman ang maalagaan ng ganito, sapagkat kahit kailan na hindi ito ginawa sa kanya ni Bianca. Mag-iingat ka sa pagpasok mo, ha? Take care also. Sasamahan ka ni Manning Esther sa mall para mamili ng kailangan mo, ha? Napangiti si Bea. Lahat ay kayang-kayang ibigay ni Harris. Sa pag-aalaga na lang talaga siya makakabawi sa binata. Kagaya ng napag-usapan ay sinamahan nga ni Manang Esther si Bea upang mamili ng mga kailangan nito sa pagbubuntis. Maghahanda na ako ng hapunan. Lalagyan ko ng malunggay ang tinola para magatas ka, sabi ni Manang Esther. Salamat po, Manang. Wala po kasi akong alam sa mga ganyan. E nasan ba yung mga magulang mo, iha? Nasa probinsya ho. Wala pa po akong lakas ng loob na aminin sa kanila ang nangyari sa akin. Hindi po kasi kami kasal ni Harris tapos nabuntis po ako. Nahihiyang kwento ni Bea. Mabait naman si Harris. Sa nakikita ko nga eh parang mag-asawa na kayo. Nako, wala po kaming relasyon. Mas mabait ka nga kaysa dun sa huli niyang girlfriend, si Ma'am Bianca. Abay, sinigawan ako noon. Dahil lang matapang yung kape na natimpla ko sa kanya.
Nasanay lang naman ako sa ganoong timpla dahil yun ang gusto ni Sir Harris. Napailing si Bea. Naaalala niya ang pagmamaltrato sa kanya ni Bianca, ang mga pang-iinsulto nito at pagpapahirap sa kanya. I'm home! Napatingin si Bea sa pintuan na makita si Harris ay agad niya itong nilapitan para bigyan ng tsinelas panloob ng bahay. Thank you. Sakto, nagluluto na si Manang ng hapunan. Magpahinga ka muna. Akin na yung mga dala mo. No, it's fine, Bea. Medyo mabigat yung laptop na dala ko. Bawal ka magbuhat na mabibigat. Napangiti si Bea. Pinanood niyang pumanik sa hangdanan si Harris. Ang swerte ko naman sa'yo, Harris. Magustuhan mo kaya ako? Pakiramdam ko kasi. Gusto na kita. Bulong ni Bea sa hangin. Wala siyang lakas ng loob na aminin ang nararamdaman sa binata. Dumating ang araw ng resulta ng DNA test ng batang dinadala ni Bea. Bea, are you okay? Tanong ni Harris. Hinawakan niya ang kamay ni Harris. Kinakabahan ako, Harris. Kahit alam ko namang sa'yo talaga to. Sana matanggap ng mama mo ang magiging apo niya. Don't worry. Pagkatapos nating mapatunayan kay mom na akin ang baby na yan, sunod naman nating ipapaliwanag sa pamilya mo ang lahat. Napahawak sa malaking tiyan si Bea. Sabay silang pumasok sa loob ng opisina ng kanyang ina. Inabot ni Harris ang nakasealed na envelope at agad yung kinuha ng kanyang ina. We haven't opened that yet, mom. Para hindi ka magduda. Wala rin kaming alam sa resulta niyan. Kaya ikaw ang una makakaalam once you open that, mom. Hindi nagsalita ang ginang at nagmamadaling binuksan ang envelope. Nanlaki ang mga mata nito at sandaling napahinto. Biglang bumilis ang kabog ng puso ni Bea. Finally! May apo! Napasigaw sa tuwa ang ginang. Agad itong lumapit kay Bea at hinimas-himas ang malapakwan nitong tiyan. I told you, mom. She's carrying my child. Soon, malalaman na rin namin yung gender niya. That's great! I'm happy na sa wakas nagkaroon ka na rin ng anak. Alam mong patanda na tayo ng patanda. Mahirap maging mag-isa. Yes, mom. By the way, have you heard the news about your ex? Her husband launched a new product. Trending ngayon sa social media. Ipinakita ng kanyang ina ang iPad nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Harris. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib dahil sa galit. That is my company's idea. They stole it. She stole it. Kaya pala nawawala ang files about that. We are currently sorting those files again. Pero inunahan nila akong i-launch to. Napayukom ng kamao si Harris sa galit. What? Sue her! I knew it! Ang Bianca na yun ay may masamang pakay sa'yo, Harris! Harris, anong gagawin mo? Tanong ni Bea at hinawakan ang braso nito. I'm calling my attorney. You stay here. Hindi. Sasama ako sa'yo, Harris. Kung ano man ang pinaglalaban mo ngayon, kakampi ako sa'yo. Sasamahan kita. Sabi ni Bea. Hinawakan ni Harris ang kamay ni Bea habang tinatawagan ang attorney nito. Nagpatawag siya ng mga tauhan upang maging backup niya. San tayo pupunta? Tanong ni Bea. Kay Bianca. Nang makarating ang dalawa sa kumpanya ng napangasawa nito, ay kaagad silang pinapasok ng mga tao doon. Mukhang akala nila ay narito si Harris para sa business. Kaya naman, napakabilis niyang nakarating sa opisina ng mag-asawa. I don't care. At least successful ang lahat. Napakatagal ko nang tinitiis ang lalaking yun. 2 damn years! Boses yun ng babae. Nagtago si Harris at Bea sa likod ng malaking pinto. Nabuntis pala ni Harris yung secretary mo, honey. Mukhang napasobra ang pag-frame up mo sa kanilang dalawa. Tama ka. Hayaan mo sila. Mukha namang bagay sila. Pareho silang boring. Ang importante, si Harris ang naging masama sa mga tao dahil sa mata ng lahat ay nag-cheat siya sa akin. Hindi na natiis pa ni Harris ang kanyang mga narinig. Padabog siyang lumapit sa mag-asawang umiinom ng wine. How dare you! Sigaw ni Harris. Paano ka nakapunta dito? Security! Honey, call your bodyguards! Ginamit mo ako, Bianca. Para ano? Kuhanin lahat ng ideya na meron ako sa company ko? Ginamit mo pa si Bea para lang sa kalokohan mo? So,
Ikaw pala ang suspect na matagal ko nang hinahanap. Ang taong nagpakalat ng scandal videos namin. Oo, ako nga ang nagpakalat nun. Sawang-sawa na ako sa iyo, Harris. Yung proposal lang naman ng new product mo ang gusto ko. Hindi ko lang alam kung paano ka hihiwalayan pagkatapos kong makuha yun. Mayabang ang pananalita ni Bianca. Pumagitna naman ang napangasawa ni Bianca sa kanilang dalawa. Get lost, Mr. Lim. Kahit anong gawin mo, I already launched it. Trending pa nga eh. All the success is mine. Taas ang kamay, Mr. and Mrs. Hosod. You're both under arrest. What? Napaatras si Harris. Nakangisi itong pinanood ang dalawa na kuhanin ng otoridad. Kasama naman ang mga ito ang kanyang attorney na witness ng lahat ng mga sinabi ni Bianca at ng asawa nito. Sa wakas, may hustisya na, Harris. Tapos na ang laban. Sabi ni Bea at hinawakan ng pisngi ni Harris. Naiwan ang dalawa sa loob. Napatitig si Harris sa mapupulang labi ni Bea at hindi nagdalawang isip ang halikan ang labi nito. Harris? Napahawak si Bea sa kanyang labi dahil sa pagkagulat. Ngayon lamang niya ulit natikman ang labi ni Harris. Bea, ngayong tapos na mga problema natin, pwede ko bang tanungin kung... Ano, Harris? Bea, hindi ko alam paano aaminin. Paano sasabihin? Harris, ano ba kasi yun? Bea, I want you to have dinner with me tonight. Yun lang ba? Yes. Napayuko si Harris. Hawak niya sa kanyang bulsa ang kahon na may lamang singsing. Matagal na niya itong nabili, ngunit hindi niya alam paano aaminin ang nararamdaman. Pagsapit ng dilim, dinala ni Harris si Bea sa isang sikat na restaurant. Bakit walang tao dito? I rented the whole restaurant for us tonight. Bakit naman? Wala lang. I'm not comfortable na maraming taong manunood sa atin habang kumakain. Palusot ni Harris. Ipinaghila ni Harris ng upuan si Bea. Magkatapat ang dalawa sa harapan ng lamesa. Napatitig si Harris kay Bea na suot ang simpleng maternity dress lang. Nakalugay ang buhok at may suot na mga simpleng accessories. Hindi alam ni Bea ang naghihintay na sorpresa sa kanya. Let's eat? Tanong ni Harris. Tumango si Bea kaya naman ipinalabas na ni Harris sa mga pagkain. Wow! Ano to? Appetizer first, then the main meal, sabi ni Harris. Wow, may pagganon talaga. Susalin, nakangiting sabi ni Bea. Agad na kumain ang dalawa, hanggang sa sunod-sunod nang dinala ang mga pagkain. Bago tuluyang ihain ang desserts nila ay sumenya si Harris sa mga tauhan ng restaurant. Isang banda ng violinist ang tumugtog sa harapan nila. Ang galing! Ganda ng kanta! Bea. Tumayo si Harris at inilahad ang kamay nito. Tinanggap yun ni Bea. Dahan-dahang isinayaw ni Harris si Bea sa gitna. Bakit mo ginagawa to? Tanong nito kay Harris. I want to know what you feel about me. Ang tagal na nating nakasamang isa't isa. Hindi ko alam kung paano ko aaminin sa'yo, Bea. Ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Mahal kita, Bea. Napatigil sa pagsayaw si Bea sa kanyang narinig. Pakiramdam niya ay tumalo ng puso nito sa sobrang tuwa at kilig. Gusto rin kita. Mahal rin kita, Harris. Napatakip ng bibig ang dalaga nang lumuhod sa harapan niya si Harris. Will you spend the rest of your life with me, Bea? Will you marry me? Ramdam ni Bea ang mga luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata. Yes, Harris. I will marry you. Lumipas ang mga araw at nagpa siya na si Bea na sabihin ang totoo sa kanyang pamilya. Kasama ang mapapangasawa niyang si Harris ay umuwi siya sa probinsya. Nakita ni Bea ang kanyang ina na nagwawali sa kanilang bakuran at nang magtama ang mga mata nila ay agad na nabitawan ng ginang ang kanyang hawak. Bea? Buntis ka? Gulat na sigaw ng kanyang ina. Mama! Patakbong niyakap ni Bea ang kanyang inang naluluha na. Bless po, tita. Diyos ko, ikaw ba ang nakabuntis sa anak ko?
Ang laki na ng tiyan niya! At bakit ngayon lang kayo nagpakita sa akin? Ha-high-bla din ako sa inyong dalawa! Hinampas ng ginang si Harris. Tita, magpapaliwanag po ako! Hinawakan ni Harris ang kamay ng ina ni Bea. Nang lumaon ay naintindihan na ng ina ni Bea ang lahat. Hindi niya alam na ganoon pala kalala ang pinagdaanan ng kanyang anak sa Maynila at wala itong kaalam-alam. Alam kong kayang-kaya mong buhayin ang anak at apo ko. Kaya naman binabasbasan ko na kayong dalawa na magpakasal. Nasa tamang edad na rin naman si Bea. Hinawakan niya ang pisngi ni Bea. Salamat po, Mama. Basta, sana dalaw-dalawin mo kami dito, ha? Sabihin mo rin sa akin kapag nanganak ka na. Gusto kong makita ang apo ko. Opo, Ma. Tuloy pa rin naman po yung pagsuporta ko sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Sorry po ulit, dahil sobrang tagal kong tinago to. Hayaan mo na, anak. Nakalipas na yun. Ang importante ay yung ngayon. Masaya ako para sa inyo. Pakiramdam ko nga ay babaeng apo ko. Aba, napakaganda mo ngayon, anak. Parang mas kuminis at pumusaw ang balat mo. Masayang sabi ng kanyang ina. Napangiti si Bea at niyakap ang ina. Sobrang saya niyang malaman na tanggap nito ang kanyang anak at ang relasyon nila ni Harris. Bumalik ng Maynila ang dalawa. Pagdating nila sa bahay ay napansin ni Harris ang pagtitig ni Bea sa mga bituin habang nakatayo sa balcony ng kwarto nito. Bea! Harris! Simula nang dumating ka sa buhay ko, pakaramdam ko, umayon sa akin ang mundo. Wala nang paghihirap. Malumanay na sabi ni Bea. Niyakap ni Harry si Bea at napapikit ito. Ramdam ni Bea ang malakas at mabilis na tibok ng puso ni Harris. I love you, Bea. Pakiramdam ko, noon pa lang may tinatago na akong pagtingin sa'yo. Pero isinawalang bahala ko yun para kay Bianca. Ano? Gulat na sambit ni Bea. Tuwing nakikita ko kung paano ka magtrabaho kay Bianca noon, natutuwa ako sa'yo. Sobrang bait mo pa kay Bianca. At minsan, napapagkumpara ko kayong dalawa. Ngayon, kayang-kaya ko nang ilabas ang tunay kong nararamdaman para sa'yo, Bea. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Harris. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Napangiti si Harris. Hinalikan niya sa labi ang pinakamamahal niyang babae na walang iba, kundi si Bea. Mabuhay ang bagong kasal! Congratulations, anak! Finally, my son is now settled. Naluluhang niyakap sila Bea at Harris ng kanilang mga magulang. Alagaan mong mabuti ang anak at apo ko, ha? Masaya ako para sa iyong dalawa, sabi ng ana ni Bea. Naku balae, I'm really glad that you raised a very kind, caring and loving woman na ngayon ay asawa na ng anak ko, naiiyak na sabi ng ina ni Harris. Maraming salamat din po, Mommy. Tinanggap niyo po ako bilang anak niyo. Kami po ng apo niyo, sabi ni Bea. I know that you are a good person, Iha. I'm sorry kung minsan akong nagduda sa'yo. Hinawakan niya ang kamay ni Bea. Wala po yun, Mommy. Let's go sa reception. I think everyone is waiting there, sabi ni Harris. Oo nga, pero kanina pa tayo hinihintay ng photographer. Pipicturean ata tayo. Masayang sabi ni Bea. Agad na nagpose ang mag-anak para sa litrato. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa reception. At doon pinagdiwang ang kasal nila Bea at Harris. Love, yung honeymoon natin, ituloy na lang natin paglabas ni baby Samantha. Mapangakit ang boses ni Harris. Napagpasahan naman ang mag-asawa na Samantha ang ipapangalan sa kanilang anak dahil babae ito. Kabuwanan na rin ni Bea, pero itinuloy pa rin nila ang kasal. Kahit anumang oras ay maaari na siyang manganak. Natawa si Bea sa sinabi ni Harris. Habang binubuksan ang mga regalong natanggap nila, naupo sa tabi niya si Harris at tinulungan siyang tanggalin ang mga tape na nakapalibot sa kahon. Wow! Walker ni Samantha! Masayang sabi ni Bea. We also got a new crib. Tatlo na atang nagregalo ng crib kay Samantha, sabi ni Harris. Ayaw mo yun? Isa sa sala, isa sa kwarto at isa sa garden, ani Bea. Great idea! Yung wedding picture pala natin, iligay mo dito sa gitna. Tumayo si Bea at itinuro ang itaas ng sofa sa kanilang tapat. Bakante ang pader na yun. Sure, lalagyan ko ng sabitan dyan. Ma'am, sir, gusto niyo po bang igawa ko kayo ng maiinom?
Tanong ni Manang Esther. Sige po, Manang. Salamat po, ah. Oh, bakit ka ganyan makatiting sa akin, Harris? Para kang tulala. Sobrang ganda mo kasi. Bagay din pala sa'yo ang may kolorete sa mukha. Bulero? Bibilhan kita ng mga makeup products. Ha? Para sa naman? Hindi nga ako marunong mag-makeup eh. Matututunan mo naman yun. So that if you're on the mood to use them, you can use it anytime. Sabi ni Harris. Napangisi naman si Bea. Halos ibigay na ni Harris ang mundo sa kanya. Love, buksan naman natin tong malaking... Ay! Ano ka ba? Baka masira. Harris naman! Sigaw ni Bea nang mabitawan ni Harris ang malaking kahon. Sa pagtayo ni Bea ay naramdaman niya ang mainit na tubig na dumadaloy sa kanyang mga hita. Love? Harris? Does that means... Mga anak na ako! Natatarantan binuhat ni Harris ang kanyang asawa. Napasigaw naman sa sakit si Bea nang maramdaman ang pananakit ng kanyang bewang. Dali-daling tinulungan ni Manang Esther si Harris upang madala si Bea sa ospital. Napakagandang bata! Kuhang-kuhang ilong ni Harris! Tingnan mo bala eh, ang haba ng pilik mata, di ba? Dahan-dahan naman, ma. Sensitive ang balat ng anak ko. Nagising si Bea sa ingay ng paligid. Nang maidilat niya ang kanyang mga mata ay tumambad sa kanya ang kanilang buong pamilya na nagkakagulo sa isang gilid. Ate, gising ka na! Napangiti si Bea na makita ang kapatid nitong bunso na kumakain ng ice cream. Love, you're awake. Gusto mo ba makita yung anak natin? After you gave birth, nahimatay ka. Gusto ko makita si Samantha, love. Nanghihinang sabi ni Bea. Anak, kumusta ka? Okay lang po, ma. Gusto ko makita si Samantha. Here's our beautiful angel. Naluha naman si Bea na makita ang malanghel nilang supling. Napakaputi nito at kamukhang kamukha ni Harris. Mukhang labi lang ang nakuha nito kay Bea. Carbon copy mo pala ang anak natin, love. Natatawang sabi ni Bea. Thank you for giving me a beautiful and healthy child, love. Hinalikan ni Harris ang labi ni Bea. Napakasweet naman nila ate at kuya. Mapangasar na sabi ng kapatid ni Bea. Cute naman ang baby ko. Oh, bakit ka umiiyak anak? Halos mataranta si Bea nang biglang umiyak ang kanyang anak. Gutom na yan, Bea. I-breastfeed mo muna. Masustansya ang breastfeed ng baby. Okay. Pwede, tumalikod muna kayo. Nahihiyang sabi ni Bea. Pati ba ako, love? Tanong ni Harris. Sinamaan ni Bea ng tingin ng asawa nito at saka itinaas ang damit niya. Napakagat sa ibabang labi si Bea nang maramdaman ng sakit ng pagbe-breastfeed. Magpakabusog ka, baby. Bulong ni Bea sa kanyang anak. Love, what about me? Hindi ba ako pwedeng mabusog din? Pilyong tanong ni Harris. Hinampas naman ni Bea ang braso ng asawa dahil sa kalukuhan nito. Harris naman, baka marinig ka nila. Are you ready for baby number two? Bulong ng asawa nito. Kaya naman kinurot ni Bea ang tagiliran ni Harris. Ang harot-harot mo. Baka gusto mong bigyan na lang ako ng tubig. Pagtataray ni Bea. Right away, love. Mabilis na gumaling si Bea at nakarecover sa pagbubuntis nito dahil sa tulong ni Harris. Alagang-alaga siya ng kanyang asawa. Love, nagsalita na si Samantha! Sigaw ni Harris. Patakbong lumapit si Bea sa kanyang mag-ama na ngayon ay naglalaro sa malaking hardin nila. Anak, say it! Masayang sabi ni Harris. Taimtim na naghintay si Bea na marinig ang boses ng kanyang anak. Da-da. Ta. Nanlaki ang mga mata ni Bea. Yes! Dada! I'm your dada, anak! Sigaw ni Harris. Karga niya si Samantha habang napatalon sa tuwa. Ang galing naman ng baby ko na yan! What about mommy? Can you say, mama? Malambing na tanong ni Bea. Naghintay ang mag-asawa. Ngunit, ta-ta. Napairap si Bea. Natawa sa mag-amang napakasaya. Malapit na mag-isang taong gulang si Samantha. Abala sa paghahanda para sa party si Bea. Nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang hilo na yon ay kagaya ng pinagbubuntis niya si Samantha. Love, are you okay? Tanong ni Harris nang mapansin ang kanyang asawa na napaupo sa sofa. Nahihilo ko, love. Magpahinga ka muna.
Baka na-stress ka na naman. Hindi, love. Pakiramdam ko, buntis na naman ako. Ha? Ano? Nagkatinginan ang mag-asawa. Napalunok na ilang beses si Harris. Magkahalong excitement at kaba ang nararamdaman niya. I'm pregnant! Sigaw ni Bea habang hawak-hawak ang tatlong pregnancy test at lahat ay merong dalawang guhit. Yes! Magkakaroon na nakapatid si Samantha! Niyakap ni Harris ang kanyang asawa sa sobrang saya. Kailangan nating magpa-check up, love, para malaman natin ang lagay ni baby. Sabi ni Bea at napahawak sa tiyan niya. This time, I'm hoping for a baby boy, love. Malambing na sabi ni Harris. Kahit ano naman para sa akin. Pero syempre, kung baby boy man, okay lang din. Para naman may isa na tayong girl at isa tayong boy. Wika ni Bea. Let's call mom and your mama. Para naman mabalita natin sa kanila ang good news. We're gonna be four now. Sabi ni Harris at inilabas ang cellphone nito. Sana, madagdagan pa. Bulong ni Harris. Narinig ko yon ha? Natawa si Harris at niyakap ang asawa. Tila ba isang malaking blessing ang mga aksidenteng nangyari noon. Dahil kung hindi siya nagkabali, ay baka wala siyang Bea, Samantha at baby ngayon. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Huwag na huwag po kayong magsasawang abangan ang ating mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito lamang yan sa inyong inaabangang Dear Siren.